Okay. So, sino dito ang excited? Come on! It's Hearts Day! Sino dito ang mga excited sa date mamaya? So, pwede po ba sabihin mo nga? Sabihin mo nga, gugma. Sabihin mo nga sa katabi mo, gihigugma kita. Yan. Ibig sabihin nun, mahal kita. Ayan. Sabihin mo naman sa katabi mo, ginihugma ka niya. Ayan. Minahal ka niya noon. Mahal ka niya noon. Eh ngayon, asa na siya ngayon? Okay, so ang team po natin, para po sa bawat isa, is gugma. Or sa Bisaya, ang ibig sabihin po nito ay love, pag-ibig. Yan, so pwede ba, I just want to take a moment to appreciate yung lahat po na naghanda sa ating setup ngayon. Pwede bang palakpakin naman natin the people behind. Alam niyo po ba, sobrang ano to, madali. Ito. Yan, ilang araw po itong pinagpuyatan, pinaggugulan ng oras ng ating mga young people. And God is really gracious sa mga talented at saka ma-effort nating youth. So, once again, palakpakan po natin sila. Come on! Okay! So, tayo po, before we start, can we just declare our calling verse, our tool verse, our Luke 4, verse 18 to 19. 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus and He is the anointed one. Praise God. Palakpakan natin ang Lord. Alam niyo po ba, sobrang powerful ng verse na yan. So, every time you recite, every time you read it, make sure that you're reading it with confidence and conviction. Yan. So, okay. Because our series is all about love or gugma. Yan. So, ngayon po, ang topic natin is entitled Pinili. Yan. Sabi mo nga, Pinili. Okay, so ayan yung po, mag-start ako sa isang kwento. Yeah. Nung bata pa ako, ako po inutusan ng aking tito, siguro ako ay 10 years old, inutusan ako ng tito ko na bumili ng papaya. Kasi sabi ng tito ko, buge, bili ka ng papaya, gagawa tayo ng tinola. Okay. So ako naman, dahil po ang bahay na, ang bayan namin noon, parang mataas na kahoy, maliit lang siya na community. So paglabas mo ng bahay, after ilang kanto, may tindahan na ng gulay. So pili ako doon. Okay, papaya. Dahil maganda yung papaya na may color green and yellow. Yeah, so ang binili ko yung may yellow. Para sa marunong magluto, tama po ba? Na may yellow. Di ba dapat hindi? So, pinili ko siya, yung may green and yellow. And then, umuwi ako sa bahay. Excited ako. Nagulat yung tito ko. Abi, bakit ito? Bakit hinog? Yan. So, hindi pala yun dapat. So, sa madalit sabi, at that time, hindi ako magaling pumili. Yan. So, kasi hindi ko alam kung ano yung tama or ano yung dapat dun sa ganung luto. At gusto ko rin pong i-share, isa pa tong anong to. Sino dito nakakakilala sa aking asawa? Yan. Yung pinakagwapo. Yan. Yung ibang level na kagwapuhan. Yung kasabi ko nga kanina dito, ang daming nadadagdag na bago. Meron bang mga first-timers ngayon? Meron, pwede man tumayo yung mga first-timers. Wow, palakpakan naman natin, tsaka yung nag-invite. Sino po nag-invite? Ayun naman, palakpakan naman natin ang first-timers as Aubrey nag-invite. Nadagdagan na naman tayo ng gwapo. Yeah, sige po ka muna. At sabi ko nga kanina, lagi tayo nadadagdagan ng gwapo sa church, pero yung pinakagwapo, ibang level siya, hindi talaga siya kayang pantayan kahit sinong dumagdag sa church. At yun po ay ang ating mahal na Pastor Fini. Ayan, palakpakan naman na biyaya ng Lord. Ang asawa ko po talaga, siya po ay may mga talents like
napaka-blessed po niya sa pag-design, di ba? Yung web natin, para po sa mga nanonood, yung mga yung page natin, oftentimes siya yung nagde-design. Tapos napaka-gifted din po niyan mag-handle ng pera. Sa amin pong dalawa, alam niyo na, yan, kung sino may hawak ng pera. Sa amin mag-asawa. Siya rin po, napaka-galing din po niya mag-organize. Naglipat kami ng bahay. Ako, yung i-organize, tititigan ko lang yan. Okay. So, mga 1 hour ako nakatitig sa i-organize. Si Pastor, hindi i-organize yan. Ito, ganito. Alam ko yan. Yan, yan, yan. So, alam niya. Very gift niya po yon. And gift din po ni Pastor kapag pumunta sa isang lugar, natatandaan niya agad kung ano yung landmark. So, alam niya, gaya kahapon, nagpunta kami sa Santo Tomas. Yun yung pangalawang beses namin pupunta doon. Pero, kailangan namin ng direction kasi yung subdivision, pare-pareho yung itsura ng bahay. Alam niyo ba yung mga ganong subdivision? Pero si Pastor, kahit second time niya palang pumunta, wala kaming alam na block number, lot number, street name. Hindi namin alam. Pero siya, pumasok kami sa subdivision, nakarating kami sa pupuntahan namin bahay, na walang kahit na ano dahil siya po ay ano, meron siyang, ano nga tawag doon? Yung photographic memory talaga. Hindi naman, hindi naman ganun. Pero matandain siya sa landmarks. So, gift niya po yon. Pero, so marami siyang gift, di ba? Pero, si Pastor po, kapag pinabili mo siya ng fruits, tsaka ng vegetable, sa hypermarket, sa dinami-dami ng grupo ng kamatis, ang mapipili po ni Pastor na kamatis ay yung may bulok. Sa dinami-dami, ilang dosen ng sibuyas na balumbon, di ba sa hyper balumbon, magkakasama yung ano, yung mga apat na pirasong sibuyas. Sa dinami-dami nun, ang mapipili po lagi ni Pastor, laging may tama. Sa apples, sa dinami-dami ng apples na sunod-sunod, nakapatas, ganyan, per, 6 per, ano, per pack, ang mapipili ni Pastor yung may uod. Yan. Kahit po sa mga, kahit anumang prutas at ano, sasabihin niya, walang palya po yun ha. Tuwing mamimili siya, laging may something na sira. Kasi siya po ay hindi magaling pumili ng fruits and vegetable. Meron ba sa inyong ganon? Yung sa isang area, hindi kayo magaling pumili. Ate Jowa. Sa dinami-dami na naligaw sa akin, ate, yung napili ko, ay nako. Ate is ano, ito, sa dinami-dami na nagkakrush sa akin, yun. Ang napili ko, yung ano pa. Yan. Tama ba? May ganun ba dito? Ay, sorry, wala pa mimilian. Sorry. So, ang topic po kasi natin ngayon is about pagpili. Meron kasi tayong mga pagkakataon na oo, magaling tayo sa gantong bagay, pero pagdating sa pagpili, hindi tayo qualified. And ngayong umaga, we will talk about someone who's very qualified in choosing. And one of our verses can be found in Psalms 19 verse 1. Sabi sa Psalms 19 verse 1, "The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands." Sinong mahilig mag-stargazing? Yung titingin ka sa langit, mga ngarap ka, anong pwede mangyari? Okay, titingnan mo yung mga, ayan, meron tayo ilan. Titingnan mo yung mga stars. Ayan, mga, usually mga hopeless romantic ang ganyan. O kaya yung halimbawa, naglalakad ka, tapos mapapatingin ka sa langit, ay, ang ganda ng ulap. Ay, ang ganda naman. O kaya titingin ka sa langit, ay, ang init. Ba't ba ganito ang panahon ngayon? So, alam niyo po ba, that the verse said that the heavens declare, yung langit daw, kapag tumingin ka sa langit, it will declare kung gaano kagaling ang Lord, gaano siya makapangyarihan, gaano siya ka-amazing. Kasi alam nyo ba, ang langit ay may iba-ibang layer. Sino dito yung may alam ng iba-ibang layer? Bibigyan ko ng 100 yung mga kakumpleto. Yung lima lang. Anim dapat yun, pero lima lang. Wala? Yan, di ba meron tayong ano, troposphere, yan. Tapos merong stratosphere, merong mesosphere, merong thermosphere, may ecosphere. Joke lang yung ecosphere. Okay, so merong iba-ibang layer. And si God, hindi lang siya basta nag-create ng heaven, but He created the heaven na iba-iba yung pagkakasunod-sunod for a different purpose. Ganun siya katalino, ganun siya ka-advance mag-isip, ganun siya kagaling. And hindi lamang niya alam basta, kaya niya ding
i-act na, okay, hatiin ko to. O yan, ikaw muna. Ikaw muna, ano ngayon? Troposphere. Ito yung magbabind ng oxygen para si Jello may mahihingahan. Oh, yan. Oh, ito namang stratosphere, yan. Kasi ayokong mangingitim si Edison. Ito yung magsisilbing ano niya, protection niya from UV light. Ayan. Tapos, oh, ito naman yung kasunod, mesosphere. Dahil ayoko natatamaan ng mga meteorite. Itong si, ano, Christine. Gusto ko protected si Christine from meteorite. So, yan. So, God knows what she's doing in the heavens, ganun siya ka makapangyarihan, ganun siya kagaling. Kapag sino mahilig mag-travel? Yan. Sa mga nanonood, if you love to travel, pwede nyo bang i-comment yung mga favorite places nyo napuntahan? Oh, yan. Okay. Ano yung mga favorite places nyo napuntahan? Ako, isa sa pinakang gustong-gusto ko talaga, yung kinalaglagan, pagbababa ka, makikita mo, grabeng ganda. Yan. Diba kapag pumunta ka ng Israel, grabe yung ma-amaze ka dun sa mga lugar. Ano pa, kapag pumunta ka sa Boracay, sobrang ganda ng beach. Kapag pumunta ka sa Singapore, grabe yung mga building. Grabe yung mga building, grabe yung mga construction. And sinasabi ng Lord, alam mo ba anak, sa lahat ng creation na to, above all this, kahit na sobrang galing niya na Diyos, sobrang makapangyarihan, ibang klase siyang Diyos, but above all this, God is telling you, anak, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Yan. Sa ganda ng lahat ng nandito sa mundo, still, God will choose you and me. Yan. Hindi ka man niya pinili. Pero God is telling you ngayong umaga, anak, pinili kita. Yan. Hindi dahil sa kung ano ka, kung ano meron ka, pero pinili kita. Sobrang galing, ano? Normal kasi yung sabihin mo na, Lord, bahal kita. Lord, ikaw yung pinipili ko. Kasi sobrang galing niya na eh. Sobrang amazing na si God. Sobrang grabe niya tayong mahal. Pero yung ikaw, yung ako, piliin ng Lord, parang, shucks, bakit kaya? Tingnan mo yung katabi mo, bakit ka pinili? Diba, bakit ako pinili ng Lord? Pero that's the good news, pinili ka niya. At hindi ka lamang niya basta pinili ka niyang mahalin. Hindi kanya pinili tagalinis ng CR, hindi kanya pinili na hardinero, hindi ka rin niya pinili para utusan, pero pinili kanya para mahalin. At kapag sinabing mahalin, ibig sabihin na alagaan, iingatan, hindi ipagpapalit, hindi lolokohin, hindi kanya hahayaan na mapahamak, di ba ganon? Ay sorry, iba pala yung na-experience yung love eh, di ba? Isa kay ex, iba. Pero kay Lord, kapag sinabi niyang pinili kanyang mahalin, ibang klase. And sabi din doon, John 3:16, one, this is actually said to be the heart of the Bible. Ayan. Kaya may heart ako dito sa likod ko. The heart of the Bible. Sige, sabay-sabay, basahin nga natin John 3:16. Go! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Focus tayo dun sa first four words. Sabi dun, for God so loved. Pag sinabing mahal, okay, mahal kita. Pero pag sinabing sobrang mahal kita, ano yung kaya mong gawin para sa taong yun? Di ba sa magulang, usually kasi parang yun yung isa sa pinakang close nanay na yung ibang level ng love, yung kahit, alam nyo ba yung mga nanay at tatay ninyo para sa mga youth natin, kahit na ganito tayo, mahal nila tayo. Kahit tanghali tayo gumising, kahit hindi tayo nagawa ng assignment, kahit minsan bumabagsak tayo, kahit minsan pinapatawag sila sa school, sobrang mahal tayo ng mga magulang natin. And iba yon. Pero it's just gatiting ng sinasabi na so loved ni God. Imagine mo, grabe yung magulang natin magsakripisyo para sa atin, pero konti pa lang yun kumpara dun sa sinasabing so love na merong ini-offer ang Lord. And iba po yung grabing pag-ibig na yun. And we will talk about, this is the last story that I will talk about. And it is found on Matthew 27. Yan, Matthew 27 verses 21 to 23. Sige, I will read. Sabi dun,
This is a story about a man, a nobody, pero na-mention siya sa Bible. And sabi doon, the governor again said to them, which of the two do you want me to release for you? And they said, Barabbas. So Pilate said to them, then what shall I do with Jesus who is called Christ? They all said, sabi ng mga tao, let him be crucified. Tapos sabi ni Pilate, why? What evil has he done? Pero ang sabi pa rin daw ng mga tao, let him be crucified. So there is a story in the Bible about this nobody prisoner na sobrang sama, rebelde, mamamatay tao, manloloko, lahat na. And he was in prison with Jesus Christ. And this is, para po sa mga hindi nakakaalam, konting background lang, ang story na to ay nangyari during a feast. And sa piyesta na yon sa Israel, merong isang, parang isang practice, tradition, pwedeng magpalaya ng isang prisoner na dapat ay papatayin na. So, sa fiesta na yon, sa feast na yon, pwedeng magpalaya ng isa sa sino mang makasalanan na nasa death row. So, tinanong ni Pilato ang mga tao, okay, meron tayo ditong dalawang option. Si Jesus at si Barabbas. Sabi mo nga, Barabbas. Si Barabbas, siya ay wala naman siyang magandang ginawa sa lipunan. Yan. Wala siyang kwenta dahil siya ay sobrang sama. Wala siyang ginawa kundi mag-cos ng kaguluhan, mag-lead ng mga tao para mag-cos ng kaguluhan, magnakaw, pumatay, sumira. Ganun siyang klaseng tao at wala siyang magandang idinudulot. And in comparison, we have Jesus Christ. Si Jesus, anong ginagawa ni Jesus? Nagpapagaling, gumagawa ng himala, nagre-restore, nagdadala ng kagalingan sa mga bulag, sa mga hindi makalakad, sa mga pipi, nagdadala ng pagpapala sa kung saan man siyang pumunta nung panahon na yon. And that time, pinapili ni Pilato ang mga tao, sinong pipiliin nyo na palayain ko? Si Jesus ba? Na wala namang ginawa? Di ba sabi ni Pilate, what evil has he done? Wala siyang ginawang masama. O si Barabbas? Sinong pinili ng mga tao? Si Barabbas. Nasusundan niyo yung kwento. So, merong dalawang pinagkumpara na hindi naman talaga kakumpara-kumpara. Isang napakabuting tao. Isang napakabuting nilalang na alam mo, hindi nilalang, siya yung lumalang. So, isang napakabuting Jesus kumpara sa napakawalang kwentang Barabbas. And nung time na yon, alam mo yung isipin, ayan na si Barabbas, wow, ayan na, tinanggal na yung mga kadena ko. Ayan na, binuksan na nilang gate, makakalaya na ako, finally! Finally! Pero alam niya sa sarili niya, deserve niyang makulong. Alam niya sa sarili niya, deserve niyang masaktan doon. Alam niya sa sarili niya, deserve niyang pahirapan. Pero ang kapal ng mukha, yes! Oo, di ba nung kung papanoorin mo yung mga movies, yung mga videos, grabe yung proud niya nung sinasabing, Barabbas, palayain si Barabbas. Sobrang proud ni Barabbas. Sobrang wala siya talagang kahihiyan. And sobrang saya niya na merong mapapako sa krus instead of him. Dun sa story, kung isipin natin, si Barabbas po ay pinalaya hindi dahil ng mga tao. But Barabbas was released because of love. Barabbas was set free because of Jesus. Barabbas was given freedom not because the people chose him, but Jesus chose him to be free. Pwede bang palakpakan natin ang Lord? Grabe, no? Kung babasahin mo, Jesus, ano ba yan? Walang kwentang taong samang tao, napakasamang nilalang, mayabang, mamamatay tao, manloloko, pero hinayaan mong lumaya. Kasi kung walang Jesus, hindi naman siya lalaya eh. Pero dahil pinili ni Jesus at hinayaan ni Jesus si Barabbas makalaya, it's all because of love. And alam niyo po ba, parang ano to eh, kung titingnan mo yung story, parang tayo to. Diba? Parang, minsan, Lord, pinili mo ba talaga ako to be free? Lord, pinili mo ba talaga ako? Wala naman akong pagmamalaki. Lord, kita mo ba yung sitwasyon ko? Lord, kita mo ba ako? Nung sabi yung title, Lord, pinili mo ba talaga ako? Pinili mo ba talaga ako na magkaroon ng magandang buhay? Pinili mo ba talaga ako para mahalin?
Lord, ganito lang ako. Ang sama ko nga eh. Lord, oh, pinili mo ba talaga ako? Hindi ko nga maipasa tong test na to. Lord, di ba sabi kanina, God is so powerful, almighty. Grabing talino niya. Hindi siya nagkakamali kasi siya yung perpektong Diyos. But still, sinabi niya, di ba, pinili niya tayo. Kung titignan mo yung sarili mo, can you take a moment right now to look at yourself? Take a moment right now to see, Lord, ito po ako. Lord, lagi kita nasasaktan. Lord, lagi ako nagfo-fall. Lord, lagi ako may mga nagagawa na alam ko, Lord, na taliwas sa gusto mong gawin ko. But still, Lord, pinili mo ako. Can you take a moment right now? Today is Hearts Day. And gusto ng Lord ipa-remind sa atin na mahal tayo ng Lord. Pero sometimes, pag titingnan natin yung sarili natin, Lord, talaga ba? Mahal mo ba talaga ako? Eh Lord, ba't ganito yung nangyayari? Lord, mahal mo ba talaga? Pinili mo ba talaga ako? Eh Lord, bakit parang ang dami kong doubts? Bakit ang dami kong takot? Lord, bakit ganito? Sobra ako naapektuhan ng sitwasyon ko. Pinili mo ba talaga ako, Lord? And you know what? Just like Jesus, tahimik lang siya sa isang side. While people are saying, sa kabila ng ingay, sa kabila ng mga accusations, sa kabila ng lahat, alam niyo po ba dapat yung mga accusations na yon, si Barabbas ang tatanggap, pero si Jesus ang tumatanggap nun dahil sinasabi niya, anak, pinili kita para mahalin. Ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo sa akin lahat ng sinasabi nila. Ibigay mo sa akin lahat ng kabigatan ng sitwasyon mo, anak, kasi pinili kitang palayain. Anak, ibigay mo sa akin lahat ng takot mo. Ibigay mo dito sa side na to because I'm the one na dapat tumanggap na nun dahil pinalalaya na kita. Just like Barabbas. And sasabihin mo, Lord, hindi ko deserve. Lord, ang pangit ng mga ginawa ko. Lord, ganito, ganyan. Hindi, anak. Ibigay mo sa akin. Let me receive. Ano yan? Hatred? Let me receive yung burden. Let me receive yung lahat ng mga doubts. Sinasabi ng tao. Sinasabi ng sitwasyon. Sinasabi mo sa sarili mo. Yung condemnation. Let me receive. Hayaan mong matanggap ko yon para ikaw yung lumaya. Because God wants you to be free. God wants you to experience na pinili ka niya para mahalin niya. Gustong sabihin sa'yo ng Diyos na anak, ngayon, huwag mo nang isipin, huwag mo nang dibdibin, huwag mo nang ramdamin lahat ng mga pangit na yun dahil anak, mahal kita. Pinili kita para maging magandang buhay, para maging maayos, para maging masaya. And yun yung sinasabi sa atin ng Lord, nak, pinili kita. Pinili kita. And can we just bow our heads? Can we just, you know, just close our eyes? Hayaan natin na maramdaman natin ang pag-ibig ng Lord. Oh, Holy Spirit, we just invite you once more. Fill this place with your love. Holy Spirit, we need you. We just welcome you. Even sa mga nanonood, Holy Spirit, hayaan mo na ikaw yung mangusap, pumuno sa puso ng bawat isa. This time, can you just talk to the Lord? Sige, i-deal mo sa Lord. Kung alam ko doon pumunta ka dito, meron kang dala-dala na sitwasyon. And God wants you to give Him that. Siguro dumating ka dito, pinagalitan ka pa sa inyo. No, you can be honest with the Lord. Lord, pinili mo ba talaga ako? Lord, gusto mo ba talaga ako? Siguro pumunta ka dito. Ang dami mong takot. Alam mo, God wants to get that fear and change it as love. Come on, just talk to the Lord. Ano yung gusto mong sabihin sa Kanya? Ano yung gusto mong ibigay sa Kanya? Lord, sa'yo na to.
Sige, just talk to our Lord with your eyes closed, with your heads bowing down. Sincerely talk to our God. Come on. May mga malalabo ka ba na plans, Lord? Ano ba talagang gusto mo mangyari? Lord, mahal mo ba talaga ako? May purpose ka ba talaga sa akin? Pinili mo ba talaga ako, Lord? Pero bakit ganito yung mga sinasabi nila? Bakit ganito, Lord, yung mga inaakusa nila sa akin? Lord, bakit ganito yung sitwasyon? Parang laging pabagsak, paurong, papangit. Lord, talaga ba? Come on, you just talk to our God. You tell Him. Be honest with the Lord. Be honest with the Lord. Gusto mong maranasan yung pag-ibig ng Lord. Yung totoo sa puso mo na nagsasabi ka na, Lord, pwede ba iparamdam mo sa akin, Lord? Kasi parang nababawasan na yung pagka-experience ko, yung pagkaramdam ko sa pag-ibig mo. Lord, pwede ba ipaalala mo ulit sa akin na pinili mo ako para mahalin? If that's a prayer of your heart, with eyes closed, with your head bowing down, can you just stand up? Come on, huwag mong isipin yung katabi mo. Huwag mong isipin yung ibang tao. Pero kung ikaw sa sarili mo, alam mo na, Lord, yun yung prayer mo. Lord, gusto ko, Lord, na maramdaman na for once, pinili ako ng isang Diyos para mahalin. If that's you, pwede kang tumayo. Pwede itaas mo yung kamay mo habang nakatayo. And receive. We will receive the love of the Lord. Come on. Ooh. If you want to receive and experience na pinili ka, come on, can you just lift your hand? Can you just lift your hand? Can we just lift your hands? Can you lift your hands? Come on. Can we just be, Lord, we're ready to receive. Lord, handa kaming tanggapin, Panginoon. Handa kaming tanggapin, Lord. We're ready to receive. Come on, ready your heart. Lord, dinideklara namin, habang tatanggapin namin yung pag-ibig, Panginoon, Lord, inaalis mo lahat ng doubts. Lord, inaalis mo lahat ng fear. Lord, inaalis mo lahat ng hadlang para maranasan namin, Panginoon, yung pag-ibig mo. Lord, binibigay namin sa'yo lahat ng hadlang, Panginoon, para matanggap namin yung grabing pag-ibig mo ngayong umagang ito, Lord God. Lord, with our hands lifted up, Lord, we're ready to receive, Lord. We're ready to receive, Lord. As we worship, as we sing, God, pupunoy mo yung puso namin. Pupunoy mo kami, God. The overwhelming, never-ending, reckless love of God. Come on, can you just sing? He chases me down, fights it, has found me the night tonight. I keep earning, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless. Come on, can we just sing? Overwhelming, never-ending.
the love of God. Oh, it chases me down, fights till I found ease the 99. I couldn't earn it, and I couldn't deserve it, but still you give yourself away. Just lift our hands. Can we just receive? Pwede ba sabihin mo tong panalangin ito, Panginoon? Tinatanggap ko at naniniwala ako na ako ay pinili mo, na ako ay mahal mo, at mamumuhay ako sa pag-ibig mo. Jesus, hallelujah, Jesus. Jesus, Lord, as our hands are lifted up, as we expect, Lord God, na mararanasan pa namin yung pag-ibig mo, Lord, kami ay nagdideklara, Panginoon, na ngayong buwan na ito, Lord, ibang klaseng pag-ibig yung mararanasan namin. And Lord, nagdideklara din ako, Panginoon, sa lahat ng nandito, sa lahat ng nanonood, you will find favor because of the love. Pipiliin ka. Pipiliin ka sa isang sitwasyon na hindi naman ikaw dapat ka rin kong pipiliin dahil puno ka ng pabor at pag-ibig ng Diyos. Pipiliin ka na i-bless because nasa sa'yo yung maraming pag-ibig ng Lord. People will find favor in your eyes. You will find favor in people's eyes. You will find love in people's eyes. You will find the extension ng pag-ibig ng Lord. Pipiliin ka. Maniwala ka. Ikaw, nanonood, you will experience grabing pabor. Hindi mo alam kung pati ko yung pinili, pati ko yung na-promote, pati ko yung linis, pati ko yung binigyan, pati ko yung nadala sa magandang lugar. Dahil pinili ka ng Lord, dahil pinili ka ng Lord, and you will receive, you will receive, you will receive. And that we declare for everyone in this church. Father, we thank you for your love. Holy Spirit, we thank you for your presence. And Jesus, we seal all of this, Lord God, sa dugo mo. Sa grabeng dugo mo, Lord God, na tumagas sa krus. Kaya kaya namin ipagmalaki na inibig at pinili mo kami. Salamat, Jesus. Sa iyo namin ipinibigay lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, na may kasamang paniniwala na kami ay pinili mo para mahalin. Lahat ng nakatanggap ay magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang Lord.